Makakapagtrabaho ka na pala sa barko kahit high school graduate ka. Paano po pag hindi graduate pero may test na ESMAW in situ? Pwede din ba makasampa ng barko? Sir, kung welder ka, pwede ka bang sumakay ng barko? Paano kung welder may in situ? Pwede pa ba ang welder sa barko? Aminin natin bilang isang Pinoy na maraming mahusay na welder sa Pilipinas. Na kahit hindi nakapagtapos ng kolehiyo, pero kapag nagtrabaho, siguradong pulido. Dito po kasi sa barko ay may deck department, galley department, at engine department. Kung welder ang hinahanap mo na posisyon, wala pong welder na posisyon dito sa barko namin. Para maliwanagan ka at mas lalo mong maintindihan, dito sa engine department ay may Peter or number 1 oiler. Siya ang tumatayong welder dito sa barko. Graduate ng 4 na taon sa kursong BS Marine Engineering. Ibig sabihin, nakatapos siya ng maritime course. Hindi lang po welding ang hawak niya. All around po yan sa barko. Mapa maintenance, troubleshooting, fabricating, welding, halos lahat kasama yan sa trabaho si number 1. Kaya kapag sinabing Peter or number 1 oiler, sigurado hands off sa inyo mga sir, mahuhusay talaga. Alam po na mga nagbabarko yan. Kaya kung welder ang ina-applyan mo, wala pong welder na position dito sa barko. Depende po kasi yan sa barkong sasakyan mo at sa kumpanyang kinabibilangan mo. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Panoorin mo to. Ako nga pala isang OFW, welder sa barko. Kung mga gustong magbalak magbarko, ang may sishare ko lang sa inyo na experience sa ngayon, kung paano mag-apply ng welder sa barko or Peter. Unang-unang gagawin nyo, kukuha kayo ng seaman book, passport. Yan ang pinaka-requirements nila before kayo kukuha ng sunod na mga training. Kasi company na magbibigay sa inyo ng mga training. Kunyari, nag-apply kayo sa isang shipping company, natanggap kayo. Yung requirements nyo ay seaman book at passport. Kung wala ka pang seaman's book, mag-prepare ka ng birth certificate, NBI clearance, at mag-training ka na ng basic training or tinatawag na BT. Maraming training center sa Manila na nag-o-offer ng basic training. At pagkatapos nyan, mag-inquire ka na sa Marina. Pag natanggap nga sa isang shipping company, bibigyan kayo ng requirements. Basic training, tapos PCRB. Then, SD-SD kabakal. Then, ito, in situ ko, require naman to sa barko, yung in situ sa welding. Itong flux cord art welding. Then, ESMAW ko, shield metal art welding. Then, any requirements ng company. Ako lang kasi, high school lang din ako. Di man ako nag-aaral ng marine engineer or nautical. Lakas loob lang din ako, tapos kumuha lang ako ng in situ, welding in situ sa TESDA noong 2013. Experience ako kahit 5 taon, 6 years akong nag-welding dyan sa Pilipinas, hindi man ako nag-abroad. Then before ako nag-apply ng barko, then kahit anong binigyan lang sa akin posisyon, katulad na ang engine boy welder, tinanggap ko po yun, kabakal. Halos 11 months ang kontrata ko nun sa engine boy welder. Tapos ang sahod ko, $500. Yun yung experience ko. Doon nagtrabaho na maayos. Nagkaroon man ako ng promotion. Kaya binigyan nila ako ngayon ng welder na position sa barko. Then, ayos naman na yung bigay nila sa akin ngayon. Mga paps, tips lang. Halimbawa, nabigyan na kayo ng pagkakataon ng company para makasampa kung anong posisyon ang i-offer sa inyo ng company base sa inyong ina-applyan. Grab nyo lang. Halimbawa, ang ina-applyan mo, welder, tapos pinapasampa ka ng engine boy welder, i-grab mo na. Hoots na yun. Ang mahalaga, makakasampa ka na ng barko. May trabaho ka na. Ngayon, pagdating sa trabaho, dun mo na lang ipakita ang husay mo sa mga ginagawa mo. Base sa trabahong in-applyan mo. Halos parehas lang naman yan sa lahat ng trabaho. Kapag nakitaan ka ng potential, bibigyan ka ng pagkakataon na ma-promote. Or kung hindi naman, bibigyan ka ng recommendation para sa susunod na kontrata mo.
hangat na ang iyong posisyon. Credits nga pala kay Sir. Ito nga pala ang YouTube channel niya. Ikaw ba ay isang welder? O baka may kamag-anak ka? O may kakilala ka? Baka ito na ang sign para makasampa ka ng barko. Kaya ikaw, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung may pagkakataon pa, subukan mo lang mag-apply ng mag-apply. Sana, ikaw naman ang makasampa soon. Isang like and share naman dyan para mas marami pa tayong matulungan na gustong sumakay ng barko.